Hi guys, this is Ivy and welcome to my channel. For today's video, I will show you how do I prepare Pag-ibig remittance for the contributions and loans. We will convert it to the MCL file. Also, I will show you how do I pay through eGov BankNet. Kung gusto mo itong malaman, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Kindly hit the notification bell para updated ka kapag may mga bago akong upload na video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Ano nga ba ang eGov? BankNet eGov is a electronic government payment facility and this is the solution of every employer. Dahil mas mapapadaling nito ang monthly filing and payment online for the contributions and loans without the hassle of going to the branch offices of PhilHealth, SSS, and Pag-ibig every month. So, hindi ka na maaabala sa pagpila. Okay guys, may two ways ako kung paano mag-prepare ng remittance list for Pag-ibig. First, using electronic submission of remittance schedule or ESRS portal. Second, using Excel converter to MCL file. This time, ang gagamitin natin ay Excel converter. Next time ko na lang gagawa ng tutorial kung paano naman gamitin ang ESRS. But for now, proceed na tayo kung saan nakasave ang Excel converter. For me, ang ginagawa ko ay hiwalay ang folder ng contribution at loan. Open lang po natin itong contribution folder file. As you can see here, itong Excel file ang i-open natin para makapag-convert ng MCL file later. Ito yung MCL file na ina-upload natin sa eGov for payment. I-copy lang natin itong Excel file at i-rename natin. Mas madali kasi para sa akin kung naka-indicate yung covered month period sa file name. Ayan! Nakapag-copy na ako ng contribution namin for the month of April. Click this to open. Kung wala ka pang Excel converter, comment down below ng email address mo, then isesend ko sa iyo yung format na ginagamit ko. So guys, click this, enable editing, para ma-edit natin itong converter. Then click this, enable content. Before we start, proceed muna tayo dito sa setup para alam nyo kung ano ang ilalagay if ever na blanko ang converter file. Dito sa corporate ID, ang ilalagay mo ay initials ng company. Sa company name, input the complete company name. Sa company address, input city address only. Sa branch code, leave it blank na lang po. Next, dito naman tayo sa HDMF or Pag-ibig setting. Sa HDMF number, input the employer Pag-ibig number, no spacing or dashes. Employer type, letter P kung private, G if government, at O kung self-paying or self-employed. Sa HDMF branch code, input 2-digit code. Kung hindi mo alam ang branch code mo, pwede kang tumawag sa Pag-ibig hotline number 724-4244 or mag-email sa contactus@pagibigfund.gov.ph para mag-inquire sa branch code ng Pag-ibig service branch nyo. Sa retention period, input 90. Sa output path, just click browse. And you must place the folder in the desktop location or kung saan nakasave yung mga file nyo for Pag-ibig. Then, click Save Setting. Next, proceed na tayo sa HDMF. Click this. Here, sa left side ng monitor screen mo, ititik mo lang yung circle kung para saan yung remittance list na ginagawa natin. Sa akin ay Pag-ibig Monthly Contribution. Then, dito sa year, as is lang kasi year 2021 pa rin naman. Ang babaguhin ko na lang ay itong month. 04 ang ilalagay, stands for April. 05 naman for May and so on. Dito naman sa taas makikita ang total amount ng employee share.
ER naman ay para sa employer share. Itong record count ay total number ng employees na babayaran. Itong portion na to ay editable. Pwede kang mag-edit at mag-delete ng employee. Sa HDMF number, input the pag-ibig number of employee. Sa TIN number, input the TIN number kung wala naman ay 0 gaya ng nasa screen. Input the last name, first name, and middle name. Sa birth date, must be month, date, and year. Sa EE, input 100 for employee share. Sa ER naman ay 100 din for employer share. Once na okay na yung remittance list mo, just click convert. May prompt message na finished HDMF conversion. Balik na tayo sa contribution folder file natin dahil dun masisave yung MCL file. There you go! Ito na yung MCL file na gagamitin natin sa eGov. I-rename lang po natin ito para mas madaling ma-recognize kapag mag-a-upload na tayo ng MCL for contribution. So this is it. So this is the MCL file for the month of April. But before we proceed to eGov payment, gagawa muna tayo ng MCL file for salary loan. Same procedure lang naman gaya nung ginawa natin kanina. Click this loan folder, copy the previous Excel file and rename. Open this file, click Enable Editing, and click Enable Consent. Go to Setup, double check the details kung may naka-encode na, pero kung wala naman, input mo na lang ulit, same ng ginawa natin kanina, and click Save Setting. Next, click HDMF. Kung mapapansin nyo dito sa itaas, si employee lang ang may share, then si employer ay 0. Kasi nga, this is for salary loan. So, walang share si employer. Sa record count, ito yung total number ng employees na may loan. Sa left side ng screen, itik mo lang kung anong type ng loan ito. This remittance list is for salary loan or short-term loan. Then, edit the covered month. Make it 04 stands for April. Then, click convert. Again, click OK lang sa prompt message. Go back to loan folder kasi dun masisave yung MCL file. I-rename lang natin ito. So this is the MCL file na gagamitin natin sa eGov for loan payment. Moments later. Guys, this is it. Ito na yung pinakahihintay nyo kung paano magbayad through eGov. Go to eGov website. Ilalagay ko sa description box yung link. Enter the username and password. Enter the security answer. So this is the homepage ng BankNet eGov. Dito sa notifications, makikita yung mga previous transactions mo. Proceed na tayo dito sa payments and select new payments. Choose payment service. Select pag-ibig contributions and loans. Sa profile, select pag-ibig. Sa file format, select pag-ibig MCL. After that, click choose file, then punta tayo sa location file ng MCL for contribution. So gaya nga ng sabi ko kanina, magkahiwalay ang contribution at loan folder ko para hindi ako malito kapag mag-upload ng MCL. Open this contribution file, double click this MCL for contribution para ma-read ng eGov yung details. Ayan, okay na. Nandito na yung MCL file. Itong MC, short term ng monthly contribution. So may idea ka na kung ano yung ina-upload mong file. Then, click submit. So wait lang po natin na ma-validate ni BankNet ang MCL. Dito sa taas natin malalaman. Kapag red, means invalid or bayad na yung MCL. At green naman for valid. Here we go! Uploaded successful na ang MCL for contribution. Then, may marireceive kang email for validation. Next, i-upload naman natin ang MCL for loan payment. Choose payment service, select pag-ibig contributions and loans. Sa profile, select pag-ibig. Sa file format, select pag-ibig MCL. After that,
click Choose File and go to Location File kung saan nakasave yung Loan MCL. Open this Loan folder. Double-click this MCL para ma-upload sa eGov. Ayan, okay na. Nandito na yung MCL. ST nagsisimula yung file means short-term loan. Then, click Submit. So, processing na siya at wait na lang natin na ma-validate yung file. Since hindi nagbago yung prompt message sa itaas, naka-green pa rin siya, means uploaded na yung MCL natin for approval. Go to dashboard para makita nyo sa notification kung ano ang status ng documents na in-upload natin. As you can see here, may for validation tayo, pero hindi pa lumalabas yung for payment instruction for approval. Refresh mo lang yung screen or click this dashboard again hanggang sa lumabas ito. Take note lang guys, ang access ko sa eGov ay maker at approver. Kaya no need ko nang mag-log out para pumasok sa access ni maker or ni approver. Kung ikaw ay maker lang, after mo mag-upload ng for payment nyo, inform mo ang approver para i-approve niya yung payment instruction na ginawa mo. Now, click lang po natin itong payment instruction for approval. And this is the payment instruction list. Ito yung for payment ko for contribution. Dito sa clock icon, pwede mong ma-view ang payment history of the selected document, like this. At ito naman ang makikita mo kapag pinindot mo ang receipt icon. Next, itong check button, dito naman natin i-approve yung payment. Sa search icon ay para ma-view ang payment document. At ito naman ang delete icon if ever na gusto mong i-cancel ang payment instruction. Now, click this check icon. May magpa-pop up sa screen mo na for approval gaya nito. Dito sa select card, pindutin mo lang yung arrow down and click the bank account. After that, automatic na mag-fill in yung bank details like card number, bank name, account type, and member number. Then, enter the PIN. Check box sa I agree with the terms and conditions. Another prompt message, click OK to continue. Then, wait lang po ulit natin na ma-verify ni BankNed ang approval natin. There you go! Transaction successful tayo! And now, balik tayo sa dashboard to double check the status. This is it! Kanina, for approval pa lang itong payment instruction. But now, approved na ito at available na din yung for approval natin para sa loan payment. Click this payment instruction for approval. Double check the details for payment bago magpunta sa check icon. If correct, click this. Just select a card and enter the PIN. Wait until the transaction's complete and successful. Go back to the dashboard. So ito na yung dalawang approved payment natin for contributions and loans sa Pag-ibig. No more hassle na going to the Pag-ibig branch. Additional information lang guys, ipapakita ko sa inyo ang isa pang paraan para i-check yung payment status sa eGov. Go to Inquiry, select Payment Inquiry, i-enter yung date kung kailan ka nagbayad or gumawa ng payment instruction. Click Search. Ayan, ito yung mga transaction ko noong May 4. This amount is for loans and this is for contributions. Guys, itong clock icon, dito mo pwedeng ma-view yung payment history of the selected document. Like this. At ito naman ang viewing kapag pinindot mo yung receipt icon. Pwede mo itong i-print as proof of payment. Then, itong search icon ay para ma-view ang document payment. Another tips, para may hard copy ka ng mga pinagbayaran, ang ginagawa ko ay piniprint ko lang itong payment document. Click this search icon. So this is the employee list ng may mga loans na binayaran natin. Print this. Click back to the payment list. Next, print naman natin yung for contributions. Click search icon and print. Lastly, go to your email account kasi doon nagsisend si eGov
ng updates like for validation, for approval, and approved transactions. Guys, kung nanonood ka pa hanggang ngayon, maraming maraming salamat sa suporta nyo. Kung nakatulong sa inyo itong video ko, please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakiclick na rin yung notification bell para updated ka kapag may mga bago akong upload na video gaya nito. Thank you and God bless everyone.